Yun na, good morning mga master! So welcome na naman sa isang episode ng Salamat Shopee, kung saan bumibili tayo ng mga anik-anik sa bike, tapos titignan natin kung sulit ba siya or nabudol na naman tayo. So itong re-reviewin natin ngayon, master, sakto-sakto to kasi may nakalinya tayo long ride this weekend, di ba? Undas pala, tama. So, I think gamit na gamit natin to this ride. At tingin ko magagamit nyo rin talaga to sa mga long ride nyo. So, yun, wala nang paligoy-ligoy pa mga master, let's go! Yun, so eto siya mga master, medyo special yung ano natin ngayon, yung Salamat Shopee portion natin dahil may nagpadala sa atin ng parcel. Yun, big time, may nagpapadala na. So, yun master, so ang pinadala sa atin ngayon is ilaw. Yeah, bike light mga master. So, galing ito kay Magic Shine. Yeah, actually, nung ko lang din nakita yung brand nila, Magic Shine. Pero nung tinitignan ko yung specs nila master, I think okay na okay siya. So, yun master, so ito yung pinadala sa atin. Ulti Y 200 rechargeable USB-C road bike light. Ang mga features niya master is 200 lumens na output, max runtime is 42 hours. Yun ang gustong-gusto ko dito master, 42 hours. Kasi di ba, usually yung mga bike light natin, 10 hours, 8 hours, minsan 6 hours nga lang eh, di ba? So ito, I think maganda ito. Daytime flashing, 900 milliampers, USB Type-C na charging niya, fast charging yun, importante yun master, at waterproof IPX6. O-ring mount, yun, at ito, okay ito, o-ring mount, kahit saan kaya natin gabit, kahit sa fort, ubra sa akin to. And then, application urban load. Ito master, gusto ko mag-concentrate dito sa 200 lumens output, tsaka sa max time na 42 hours. Kaya gusto ko yan. Dahil, di ba, alam po naman yung mga ilaw tayo ngayon mga master, di ba? Usually, mga 500 lumens or minsan nga, 600, 800 pa. Pero, napapansin ko naman mga master, pag nagra-ride naman tayo, di ba, pag sa gabi, dinidim rin naman natin yung mga master, di ba? Minsan nga, naka-flashing light pa tayo na low eh. So, kasi nagtitipid mode din tayo ng mga battery natin. Kasi lalo na pag expected natin mahabang ride sa gabi, di ba? So, I think eksakto lang to master. Meron kang ilaw na 200 lumens, di ba? Tapos 48 runtime hours pa siya. So, ang bala ko setup dito mga master, gagawin ko dalawang ilaw natin sa ride. Pero, eto master, gusto ko rin pakita sa inyo itong light modes. Ito, matagal na information ko na itong hinahanap kasi minsan, di ba, nag-iisip ako, sa ordinaryong ilaw natin, saan ba talaga tayo bas makakatipid? Pag naka-low siya or naka-flash, di ba? So, hindi natin, ako hindi ko talaga alam dati kung ano eh, kung ba saan tatagal yung battery ko, di ba? Kung naka-tip nga. So, sabi dito mga master, pag naka-low siya, si Ulti Y 200, 50 lumens lang yung output niya at tatagal siya ng 10 hours. Ngayon, pag naka-mid, 100 lumens, 4.5 hours. Okay. Then, pag naka-high, 200 lumens, 2 hours. Ganun pala yun. Tapos, yung 42 hours is itong naka-day flash. Yun, 0 to 200. Then, pag naka-flash, 0 to 100 lumens, 7.5 hours. So, yun pala, master. So, sa gabi pala, ang recommended natin na, hindi. Sa tingin ko, ang gagamitin ko ng mga mode is flash lagi. Low o kaya flash. Actually, alam ko niya sagot. Low, mas matipid kesa sa flash. Pero itong ilaw na itong si Ulti Y 200, meron siyang tinatawag na deep flash na, ano ba to, variable yung ilaw niya, 0 to 200. Yan mga master, so ito na, buksan na natin ang parcel. Actually, shoutout sa Magic Shine mga master ha. So, sino ba yung kausap natin dito? Si Sibyl from Magic Shine. Yeah, hello ma'am. Yan, so sige master, open na natin. Ah.
Nice packaging. Bubble wrap. Ah, maliit lang, master. Pero maganda. Quality talaga siya. So, Magic Shine, Ulti Y 200 Lumens. Yun, meron pala silang Facebook page, master, at Magic Shine Light Thing. At meron silang Instagram page yun. So, ipopost natin yun dyan. So, yun nga, features niya ulit, 200 lumens, max, anti-glare, side lighting talaga for better side visibility, 3 brightness settings, 2 flash modes, easy to read, multiple battery power indicator, okay, tool-less mounting, memory function, IPX6 waterproofing, USB Type-C, and powered by 900 milliampere. So, okay, tapos, pag ni-register nyo sa master sa website nila, meron kang 6 months extra warranty rights. Uy, oh yes. Okay, sige master. Open na natin. Okay, ganda na Max. Ganda na box. Linaw. So, ano nasa loob? Wala. Wala. So, ito yung ilong na. Uy, gagamitin ko ito sa buskalan, mga master. Ganda. Quality, ah. Quality. Manual. Aba ng manual, master. Iba-ibang lingwahe. Dami. Okay. Silica gel. Warranty. Okay. Ito tayo. So, may kasama na siyang USB Type-C na kable. Ito na ilaw. Ito yung sa goma. So, yung sa goma, master, wala naman special dito. Yeah, gamit lang natin ganyan yan. Diba? Dito tayo sa ilaw. So, ito siya mga master. Front, sa left. Maliit lang. Maiksi lang master. Ayun o. Sing laki lang ng halos sing liliit ko. Maiksi lang master. Tapos, tingin natin mga flash modes niya. So first is, yan. So, ulit. Long press pala para bumukas, master. First, long press. Yan. So, anong mode to? Siguro ito yung... Ano ba yung mga modes niya, master? Tingnan natin sa isa. Meron siyang low. Ito ba yung low? Ito yung mid. Ito yung high. Low, mid, high. Feeling ko long press. And it. Low. High. Diba nagunong high? Siguro double press. Yun ang day flashing, master. Ito yung gusto ko na mode. Tapos, ito yung flash. Pwede. Gusto ko hindi. Ano ang panggabi ito? Oo, diba? Ulit. So, ulit, master. Ito yung kanyang low mode. 50 lumens to. Tatagal ito ng mga 10 hours. Yan. Ngayon, pag mid, 100 lumens for 4.5 hours. High, 200, ito yung 200 lumens, master. Maliwanag siya. Tapos, pero 2 hours lang ito pag naka-on yung ganito. Pero ang gusto ko nga, sabi ko, ito, day flash mode. Which, umaabot siya ng up to 42 to 48 hours. Diba? And then, flash mode. Yan. Ito, 7.5 hours. Yeah, yun, mga master. So, ayos. Maganda.
Tsaka magaan na compact, yun ang gustong-gusto ko dito, master. Sipin mo, 900 milliampers, pero ang gaan. Compared dun sa rock brax. So, ano to, master? Gagamitin ko talaga to, definitely sa ride namin. Abangan nyo to. And, yeah, maganda siya, master. So, thank you sa Magic Sense sa pagpapadala nito. And, so ilang, master? Mabilisan lang naman na ano to, na ating salamat Shopee. Actually, salamat Shopee. Salamat Magic Shine. Okay. Yan, mga master. So, yun, sabi nga, isang mabilisang bike check. Hindi mo na bike check to. Isang mabilisang episode lang tayo natin. Salamat Shopee. Pero yun. Okay to, mga master. Thank you, Magic Shine. And ilalagay ko yung link nito, master, sa description natin sa baba. At hindi nyo kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. At yeah, tatagdagan pa natin yung mga reviews natin. At hindi na tayo masyado nakaka-long ride kasi, alam mo, para-pero lang tayo busy. Pero yun nga, meron tayong ride this coming, ano nga, November 1. Kasi long weekend yun, di ba? So, yun, long ride with Team Apple. Abangan yan, mga master. So, yun, mga master. So, hanggang dito na lang tayo. Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe kasi, alam nyo, master, pag nag-comment tayo sa nag-like tayo sa mga videos is, ano yan eh, si YouTube, sinasuggest pa niya yan sa maraming tao dahil para sa kanya, interesado yung content na yan. So, malaking tulong talaga sa atin yan, mga master. So, yeah, hanggang doon na lang tayo. Salamat, Magic Shine, and thank you for watching. Salamat!